This is your brother Marlon once again. Magbibigay sa inyo ng konting kaalaman. Ano ba ang exposure triangle? Tara, sabay-sabay natin yung alamin sa channel na to. Exposure triangle. So, ano itong exposure triangle, mga kapatid? Ang exposure triangle, mga kapatid, ay ang fundamental concept in photography. At nakapaloob dito ang tatlong mahalagang aspeto to take good pictures. Pag-usapan natin ang tatlong mahalagang aspeto sa photography. Ito ay ang shutter speed, aperture, at ang ISO. Ito ang pinakamahalagang tatlong sangkap sa photography. Shutter speed. Ang shutter speed ay ang siyang nagko-control kung gaano katagal o kahaba ang pagpasok ng liwanag sa camera. Shutter speed ay katulad ng ating eyelid. Kapag nagbubukasara, kapag mabilis ang pagsara ng ating eyelid, mas kaunting liwanag ang ating nakikita. At kapag mabagal naman, ang pagsara nito ay mas maraming liwanag ang ating makikita. Ang shutter speed din ang siyang nagko-control ng motion o paggalaw ng ating subject. Bagal na shutter speed ay nagbibigay daan sa mas maraming ilaw sa sensor ng camera at ginagamit para sa low light at night photography. Habang ang mga mabilis na shutter speed ay nakakatulong upang ma-freeze ang paggalaw tulad ng sa sports photography. Aperture naman ang pag-uusapan natin ngayon. Ang aperture ay ang nagko-control kung gaano karaming liwanag o ilaw ang papasok sa ating camera. Kumpara sa shutter, na ang shutter ay ang nagko-control kung gaano katagal ang liwanag o ilaw na papasok sa camera. Ang aperture ay inaalintulad sa pupil ng ating mga mata. Kung ito ay open wide o nakadilat ng gusto, mas maraming liwanag ang papasok dito. O mas marami tayong liwanag na makikita. O mas makakakita tayong mabuti. Pero pag ito ay nakasara o nakapikit, mas konting liwanag ang papasok dito o mas konti lang ang makikita natin o halos wala na tayong makita. Ang aperture din ang nagko-control ng depth of field. So kapag larger or wider aperture ang ginamit natin like 2.8, so makakuha tayo ng swallow, depth of field, or very blurry background. Kapag naman smaller or narrow aperture like f22, makakakuha tayo ng deep or not blurry at all. Ang huling pag-uusapan natin ay ang ISO. Ang ISO ay ang nagko-control kung gaano kasensitibo ang ating camera sa ilaw o sa liwanag. Ang ISO ay parang isang sunglasses. Kinokontrol nito kung gaano kasensitibo ang ating mga mata sa liwanag o sa sikat ng araw. Sa chart na ito, makikita natin na ang mas mababang ISO ay makakakuha lamang ng kaunting liwanag. Samantala, ang mas mataas na ISO ay makakakuha ng mas maraming liwanag na papasok sa ating camera. At narito ang guide sa tamang paggamit ng mga numero ng ISO. Mga kapitid, sana po nakapag-share ako sa inyo ng aking konting kaalaman. So sa mga susunod kong video, so itatry ko po ang aking best para makatulong pa sa inyo, sa atin, para sabay-sabay tayo matuto sa photography. So kaya mga kapitid, subscribe na and click the tiny bell button para updated po kayo sa aking mga susunod na gagawing videos. So maraming salamat pong uli.